Hello mga ka-legit Dabar Gods, Intellectual Property Office of the Philippines or IPO PIL. Ba may bagong pasabog ano kung saan may bagong title na ni-register ang tape. Pero magugulat kayo kung ano ang title na kanilang ginamit. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabar Gods po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Salamat po sa inyong panonood. At bago nga tayo magpatuloy, ay sina-shoutout po muna natin si Mr. Malyari Mascariñas. Sabi niya, hey Darids, paki-shoutout naman uli ako sa next vlog mo. Lagi kong hinihintay ang vlog mo para magiging masaya at may knowledge ako sa bago. Thank you in advance. Hello po. And Manuel Ponce, next time na lang po ako i-shoutout. No skip ads na lang uli muna. God bless and good luck po sa ating lahat. Ingat po tayo lagi. Thank you po sa inyo pong palagi ang panonood. Panoorin muna natin ang video clip na ito. Parehistro. Pero instead of EB Happy ba ang nirehistro nila ay Eat Bulaga Happy. Totoo. So ano ang masasabi mo doon? Uy, ito yung galing. Actually, hindi ako ang tatamaan. Kasi yung paniregister nila, it's buo eh. Eat Bulaga Happy. Manda sila kay Sir Joe. Lip was credited to Models of Manila kung saan sila po ay kagabi po nila in-update yan at napanood ko po siya agad-agad. At isa sa mga sinabi nga ni Mr. Models of Manila, kasama niya si Echo, nabalitaan po niya kay Echo na nagparehistro di umano ang Tape Incorporated ng panibagong pangalan. Pero magugulat ka dahil ang ginamit nila is Eat Bulaga Happy. My God. So nangangahulugan lang talaga na sa ginawa pong gesture or ginawa po na ito or nakita sa record ng Intellectual Property Office, pero hanggang ngayon wala pa rin naman pong approval, ano? Kasi mag-aantay pa sila dyan kung i-approve po yan ng IPO. Pero yun po yung naisip ng halos host na iparehistro na dun pa rin yung title na Eat Bulaga. So nakakapagtaka lang kasi sabi nga ni Echo, sino daw ba ang parang nag-a-advise dito sa halos host para gamitin yung word na Eat Bulaga? Kasi yung EB Happy hindi nila magamit kasi dalawa po ang rehistro o nakaregister sa IPO under kay Echo, kay Jericho, yung kausap kanina ni Mr. Models of Manila. Nakapagtaka lang is ginamit pa rin nila yung word na Eat Bulaga, tapos nilagyan lang nila ng happy sa dulo. Magpapatuloy pa rin po ang show ng Tape Incorporated kung sakasakali po na magpapalit na sila ng name, pero still nakakabit pa rin yung word na Eat Bulaga. So ang magiging problema nila ngayon, kung papayag ngayon, ito pong si Master Henyo Joey De Leon, kasi dineklara na po nila na talagang si Master Henyo po ang creator or owner ng nasabing title na ito. So ang ano lang, ang pinaka case lang dito is nakakapagtaka, ba't hindi ba sila marunong mag-isip ng panibagong pangalan at talagang kailangan nandun pa rin po yung word na Eat Bulaga. Dinilagyan lang nila ng happy sa dulo para hindi masyadong nakakahiya. Ang POV ko lang dito is, alam nyo po bakit po nagmamatigas ang Tape Incorporated patungkol sa issue na ito? Kasi pride po yan eh. Ayaw po nila na lahat ng mga sinabi nila, lahat ng pinaglaban nila. Kasi diba from the start pa lang, sinasabi nilang that they are the owner. No? Pero dun po sa mga lumabas na interview ni Tito Sen nung mga nakaraan, anong una pong interview niya, na isa sa pinaka talagang kasinungalingan nga na ginawa nila is pinarehistro nila ang titulo or trademark na Eat Bulaga without the consent of the creator, which is the TBJ and the owner ng title na Eat Bulaga. So nangangahulugan lang nito na talagang meron silang hindi magandang balak. Kaya po yun po yung nangyari. So ngayon, dahil po dito is malaking gulo na naman to, no? Pinapahaba lang nila yung agony nila.
ang pinakamainam nilang gawin, magpalit na po sila totally ng pangalan. Kasi nga 'di ba, kahit po lilagyan nila ng Itpulaga Happy yung dulo niyan, still na ginagamit pa rin nila yung isang bagay na hindi naman talaga sa kanila. So kahit ano pong gawin nila, mas lalo lang pong magagalit ang tao sa kanila pag nalaman na nagparehistro nga sila ng panibagong pangalan, pero still nandun pa rin po yung word na Itbulaga. Nakapalan na lang talaga ng mukha yung ginagawa ng mga to. Tila baga, sinasabi nga ni Echo na talagang mananagot po sila dito kay Sir Joey De Leon for using that title. Sabi nga po ng ilan, wala na daw po bang maisip yung kanilang creative staff or somebody behind that na parang tinuturuan or kumbaga parang may nagdidikta po dito po sa tape na gamitin tong titulo na ito or gamitin to. And of course, syempre, pride po ang pinapairal nila, diba? Kasi kumbaga parang iniisip nila na kapag nagpalit sila ng pangalan, lahat ng pinaglaban nila from the top dito po sa kaso na to, lahat ng mga statement na sinabi nila, lahat po yun mababaliwala. Lahat po yun matatag sila as liar. Na hindi nila alam, ganun na po ang nakikita ng ilan sa mga netizen dito po sa Halos-Hos. Napakarami na po nilang ginastos, napakarami na po nilang mga talagang masasabi mo na nilabas na pera sa kasong ito. And hindi natin alam kung ano pa po yung guts na meron sila. Bakit hanggang ngayon, yun pa rin, yun at yun pa rin ang gagamitin nila sa dami ng mga titulo. No, bagay, sabi nga ng mga analista, no, sa mga lawyers, sinasabi nila na talagang ginagamit nila ang term or ito pong title na Itbulaga kasi marketable po ito. Pero sa nakikita natin ngayon, parang unti-unti na po na parang ano pa rin eh, sa TBJ pa rin talaga ang punta ng ilan sa mga advertisers eh. So, ay nako, Diyos ko, ano kaya ang mangyayari after this? So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento po ninyo. Unahin po natin ang komento mula kay Ron T. Lercha Channel. TBJ is Itbulaga. Itbulaga is TBJ. Sila ang hari at totoong henyo ng tanghalian. Lagay nyo sa puso nyo yan. Yan. Totoo naman po. Wala naman po talagang pwedeng mag-question dun po sa kredibilidad na meron sila. And Fred Bumanlag also said, bakit hindi nila gamitin ang titulang fake bulagta o kaya ay tape bulagta? Kasi sikat na sila sa pangalang ito. True naman. Diba? Kasi parang ano eh, yun talaga yung ano eh, parang ino-incorporate po talaga sa kanila yung word na tape bulagta. Ayaw nga nila nito eh. Ayaw nila ng fake bulagta. Ayaw nila ng fake bulaga kasi hindi naman daw sila fake. Ayaw din nila ng tape bulagta kasi hindi naman daw sila bubulagta. Pero sa mga nakikita natin ngayon sa development po ng case at sa mga posts lang po ni Mr. Master Henyo Joey De Leon, it only means na talagang pinapakita lang dito na pabor sa kanila ang korte. And Miss Rosemary, sabi niya, hello Darren, solid TBJ, legit Davor Cuts. Hello po, salamat po ma'am si Rosemary sa inyo pong panonood at pagko-comment po sa ating comment section. Thank you so much. And another comments coming from Miss wala siyang name dito. Bago ka lang ma'am Darreds, kasi solid akong TBJ. Ngayon ko lang nakita sa YouTube, lagi kasi ako nanonood. Ang idol ko si Chris Ulo, Jake Guevara, marami pang iba. Basta legit Davor Cuts, sige, good luck sa'yo ma'am, TBJ ka rin. Ayun, salamat po. Siguro po ngayon lang napadaan sa news feeds po ninyo yung aking channel, kaya akala po niya is ngayon niya lang po ako nakita as TBJ Defender. So, from the start po is talagang pinaglalaban na natin kung ano po yung pinaka nararapat para sa TBJ, diba? So, it is because of you, all of you guys who still and keep supporting the trio. Sabi naman po nila Lane Babas, sa dami po ng sponsor nila, yung babala segment ay pinaikli na lang, kaya sana po mas dagdagan nila ng 30 minutes kasi mas marami pa kaming pinapanood na commercial break kaysa sa mga segment nila. Mas marami silang sponsor ngayon kaysa nung tape. Nasa tape pa sila.
ay true naman, no? Wala pong ano doon, walang duda doon na talagang nangunguna sa sponsorship ito pong EAT. Grabe na siya, no? And salamat po sa inyo mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And kung hindi ka pa nakapag-like, share, at subscribe, don't forget to like and subscribe. And follow me on my Facebook.